Good morning, guys! So, andito tayo ngayon sa walk-in closet ko kasi magbibihis na ako. Papa-blood test ako today. Tapos, meron kasi akong appointment sa rheumatologist ko next week. So, I have to do the blood test today. Dapat nga last, siguro ano pa yun, first week of November pa dapat. Pero, ako nakapagpa-blood test. So, nirebook ko siya end of November. Tapos, ngayon nga ako magpapa-blood test. It's Saturday today, guys. It's 25th of November. And after that, I think later this afternoon, pupunta kami sa bahay ng brother ni Jeremy kasi birthday niya. Wala, magse-celebrate na kami with just the family and magkakainan lang. Mag-base na tayo. Nakapagpa-blood test na ako. Si Jeremy, hindi siya nakasama sa loob kasi ang busy nung parking, as in, binaba na lang ako sa entrance. Tapos naghahanap siya ng parking, susunod dapat siya. Pero natapos na yung blood test ko, hindi pa rin siya nakakapag-park. Bumili ako ng cake for kuya, tsaka nag-withdraw din ako ng cash. So ngayon, minute ko lang si Jeremy kung saan niya ako binaba. Hindi talaga siya nakapag-park, guys. Pero nakakatawa kasi kinukwento ko sa kanya yung blood test ko. Tapos mas nanghihina pa siya kaysa sa akin. Nagdadrive na, sabi niya, stop, stop. Hindi daw siya makakapag-drive kasi sobrang mahina siya sa mga ganyan. Yung usapang needles. Makakatawa lang. Ayun, pauwi na kami. Tapos yung binili kong cake sa Bread Top, ice cream cake siya. Kasi normally pag bumibili kami doon, binibili namin yung ice cream, yung mango cake nila. Sobrang sarap noon, guys. Kung nandito kayo sa Australia, tapos may nakita kayong Bread Top, try nyo yung mango gato. Ayun, ganun ba sabihin yun? Mango gato. Sobrang sarap. Pati yung strawberry and yung taro, masarap din. Pero the best yung mango. Pero lagi kasi namin yung binibili. So sabi namin, try naman namin tong ice cream nila. Meron silang ice cream cake. And ano siya, mango sorbet ice cream cake. So yun yung tinry ko ngayon. Tapos ang bongga lang nung packaging nila. Pakita ko sa inyo mamaya. Meron siyang kasamang cooler bag. Tapos yung pinakaloob talaga nung box nung cake, meron ding mga blocks ng ice na parang cooler din para matagal siyang malamig kasi nga ice cream cake siya. So yun lang, na-impress lang ako. Share ko lang. Tingin si Jeremy. Parang taga, kumukuha siya ng Mee Goreng. Magluluto siya ng Mee Goreng ngayon with fried eggs kasi yung birthday ni kuya na kainan, parang late lunch to early dinner siya. So probably parang mga 5 PM pa ata, or parang 3 kami pupunta doon, pero if magko-Korean barbecue daw kami, 5 o'clock yung start. Pero hindi pa yata sure kung magko-Korean barbecue or magluluto lang si kuya sa bahay. So, either way, it's gonna be late. So, we have to eat something and I'm really hungry na. Tapos ito nga, nagpa-blood test pa ako. Pero ito, yung sinasabi ko kanina na packaging sa Bread Top na na-impress ako. So, may kasama siyang cooler bag. Tapos may kasamang free na candles. And yung pinaka-box ng cake niya, mamaya pakita ko, may kasama siyang maliliit na ice. Pero yun. Uy, ang sarap din pala nito. Eto, na-try nyo na ba to? Yung mochi donut. Sobrang sarap din yan. Medyo chewy siya. Kaya medyo, mas chewy to kaysa sa normal na donut. Pero, mas gusto ko siya na medyo iniinit ng kahit mga 10 to 15 seconds sa microwave. Medyo nagme-melt siya, tapos ang sarap. Pinalitan ko ulit yung lens. Kasi nga, itong lens na ginagamit ko kanina, yung kit lens nitong camera ko. 15 to 45 millimeter yung range niya. Mika, oh. Nakuha niya yung bike niya. Pwede baka pwede siya pag-try. Try natin, baby. Alis ka din. Hindi pa abot yung mali. Pidali. Hindi pa abot. Kulang pa, baby. Bitin. Konti pa, baby. Konti. Kulang pa ang height. Kulang pa ang height. Hindi ka buo. Brum-brum. Brum-brum. Cheat day ngayon. Ayan. Sa atin. Luto si Jeremy. Mee Goreng, tapos parang bagong pandesal, carbs very much. And then, wait. And then, ito yung egg, nilagyan niya pa ng shallots. Binigyan namin si Mika nung noodles, tapos merong konting-konting seasoning lang yung kanya. Wala pa yung iba, pati lalo na yung chili powder. Tapos kinakain niya ngayon. Ayan, titinidor pa siya kunyari. Pero kinakame din naman niya. Na kami, guys, kala kuya. Tingnan niyo si Mimi, antok na antok.
Ayun, natulog siya kanina, pero kasi buhat siya ni Jeremy, di ba, after ko siyang paliguan, natulog siya kay Jeremy, basang-basa pa nga yung hair niya. Sinusuklayan ko siya habang buhat siya. Tapos nakatulog siya, kasi every time tinatry siyang ibaba ni Jeremy, nagagalit, umiiyak. So sabi ko, akin na ako na mag-try, kasi ayaw nga dapat akong pagbuhatin dahil bawal pa, kasi kakakuha ko lang ng blood test. Pero nagagalit talaga siya, so sabi ko, akin na ako, try ko. Tapos nung napunta siya sa akin, yung unang try ko, hindi ko pa nga siya binababa, tinry ko lang na ipahiga siya kasi nakatayo siya, naka-upright siya dito. Tapos sinatry ko siyang ihiga sa arm ko. At tinatry ko dun sa left dahil nga sa right side yung sa blood test ko. Kaso sanay siya sa right. So nung pag-try ko sa left, nagising. Tapos nakita niya yung TV si Miss Rachel, tumawa na, hindi na siya natulog. Kaya ayan ngayon, no? Tignan mo. Oh. Bangag. Nakichishmish. Ang cute ng damit niya. Nakadress siya. Pero kasi umuulan ngayon, medyo malamig. Nilagyan ko siya ng long sleeve sa loob. Cute oh. Si Mama with her yellow phone. Nakasleeveless yan ngayon. Pagbaba niya ng kotse ay balot. Oh, di ba? Naka-red pa. Birthday niya. Get in my way now. Don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now. Don't be shy. Things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. Feel like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. Actually, it's already almost lunchtime, but please don't mind my patchy face. I'm just putting a cream on my face. I'm using this facial cream that my mom has been using since, like, I don't know, over a decade ago. I was still in high school when we first discovered this cream. And obviously, when I came here, I stopped using it because there's nothing here in Australia. I can't buy this one. But this is the Rinodi. Bakit ako nag-English? So, yun nga. So, pag-uwi ni Mama, pagdating ni Mama dito, nagdala siya neto, nitong Rinodi. Kaya nakakagamit ako ulit nito sa face ko. So, nilalagay lang ito pagka may pimple. And, ayun nga, nag-breakout ako. Hindi ko alam kung bakit, guys. But anyway, sana ma-resolve siya. Kasi we've got a pretty busy weekend. 30th birthday ng friend namin. And meron yatang parang cruise ship. And then magka-karaoke afterwards. Pero baka hindi na kami sumama sa karaoke. Kasi sa Saturday, birthday party din nung dalawang pamangkin namin. So, hindi na nga kami makakaabot. Dahil lunchtime dapat yun. So, tatry namin humabol. Maybe after nung cruise ship, susunduin namin dito si Mama and Mika. And then, hanggang 5 yata yung cruise ship. So, hindi ko alam kung aabot kami dun sa kids' birthday party. Pero normally naman kasi late naman nag-uwi ang yung family. So, itatry namin. We'll see. If hindi, papadala pa din naman namin yung gifts namin. Kala Mama and Dad. Sila Mama and Dad, syempre pupunta sila dun ng maaga, lunchtime. And if ever na hindi kami umabot, ipapasabay na lang namin sa kanila yung mga gifts namin. Triple celebration yata siya. Dalawang birthday celebration pinagsabay. Tapos yung isa, Holy Communion daw, nung isang pamangkin namin pa. So, tatlo sila. So, nakabili naman ako ng mga gifts nila. And then, maybe if makakaabot kami, susunduin namin dito si Mika. Si Mama ayaw daw sa Mama. Kasi siya magbabantay kay Mika noon ng Saturday. Tapos, pupunta kami doon. Pero baka couple of hours lang siguro dahil si Mika din naman mga bandang 9-10, inaantok na siya ngayon. So kasi parang nag one nap na lang si Mika ngayon, hindi na siya, dati mga 2 to 3 naps siya a day. Ngayon parang the past 2 days nag-start na dalawang nap na lang siya. Kaya medyo mas maaga siyang nakakatulog. So that's okay kasi yun naman talaga yung target namin, mas maaga siyang matulog sa gabi. Tapos sa Sunday, yung mga friends ko na Filipina, mga binibinis, meron kaming Christmas party dito. So nag-start to last year kasi 'di ba lumipat kami dito sa bahay namin ng April, nanganak ako ng August.
And then, syempre, naghintay-hintay muna bago kami magkita-kita para dun sa mga vaccines ni baby. Tapos, nagkakasakit-sakit din sila. So, first na meeting namin dito sa bahay, ginawa na rin namin parang Christmas lunch. And December yon, so natuwa naman kami. So napag-usapan namin na every year dapat mag-Christmas party na kami. Kasama yung mga partners namin, syempre. So last year, meron kaming 2 kids. Meron yung friend ko, meron siyang 2-year-old yata. Tapos si Mika, nung time na yon parang 6 months lang siya. And then this year, meron pa kaming isang friend na nanganak din. So parang 6 months na rin yata yung baby niya. Kaya meron kaming 3 babies this year. Hindi alam ng mga husbands namin, guys, na nagplano kami. Bumili kami ng same shirt na Christmas theme shirt for men sa Kmart. Hindi nila alam na lahat ng guys, ng partners, pare-pareho nang isusuot. Pero nakita kasi namin to dati sa TikTok, matagal na. And then, sabi namin, next time, gawin namin. So, naalala namin siya this year. Kaya, yun, nakabili na kami. Ang hirap nga hanapin. Guys, grabe. Tapos, hanggang ngayon, meron akong 2 friends yata na namaproblema pa din dun sa shirt. Kasi, laging out of stock. Or like, when they order it online, magpa-process yung order and then, i-refund sa kanila, kinakansel. Siguro, wala rin stock. Pero ngayon, naghahanap sila. May mga pinupuntahan silang store. Talagang pahirapan. Pero luckily, kasi ako, matagal ko nang in-order. So, na-pick up ko na yung sa akin. Tapos, pinakita ko siya kay Jeremy kasi gusto kong makita kung kasya sa kanya. Dahil, if hindi, syempre, papalitan ko. Buti na lang yung asawa ko talaga. Walang tanong-tanong. As in, parang, when it comes to fashion, napapansin niyo naman din siguro, di ba? Hindi naman siya ma-arte sa mga sunusuot niya, ganyan. So, minsan kapag may mga special occasion, ako yung nagpe-prepare ng damit niya. Tapos, minsan, pag pinapasuot ko sa kanya, wala naman siyang tanong. So, this time, pinasukot ko sa kanya, sinabi ko lang na ang theme is navy blue with Christmas hint. So, syempre, wala siyang tanong-tanong. Sinukat niya lang, sabi niya lang, kasha. Tapos, wala na siyang tanong. Iba-vlog ko yan, guys, para makita nating lahat. Kasi, syempre, it's a memory na gusto ko din i-keep. So, gusto ko meron akong recording nun. Kaya, it will be fun. So, itong LBC, guys, binook ko na siya. Pero, nakalimutan ko na every Wednesday nga lang pala yung booking ng LBC pickup dito sa area namin. So, hindi ko siya na-book this week. Kaya, next week pa siya mapipick up. Kaya, ewan ko, magiging harang siya dyan sa party. Tapos, ito, itong mga gamit dito, tatanggalin ko rin yung mga nandyan kasi dati, yung Christmas tree namin, doon nakalagay where the fish tank is at the moment. Eh, hindi na siya malalagay dyan. Kaya, nag-isip ako, baka bumili na lang ako ng decoration. Ilalagay ko sa wall yung parang tile ng Christmas tree para space saver din. Tapos, itong mga gamit dito, tatanggalin ko, bumili ako ng red na runner na Christmas decoration din dito sa table na to. Tatakpan ko yan. Naalisin ko lahat ng gamit and dyan ko lalagay lahat ng Christmas gifts, guys, kasi ang dami ko nang na-order, magdadatingan na sila, may ibang mga dumating na nandun. Tapos pag binalot ko silang lahat, dyan ko na lang sila ilalagay para hindi nakakalat kasi wala na talaga tayong space dito. Tapos meron pa tayong big box, so kailangan ko din mag-decorate for the party, obviously. Yummy. Yummy. Like adobo. Adobo. Kali-kali. Kakagising lang ni Mika, guys. 5:46 na. Nag-nap siya. Normally, 1 nap na lang yan eh. Kaya lang kanina, yung nap niya nung afternoon, after lunch niya, parang mga 30 minutes lang. Nagising siya kaagad. So, alam na namin na magsa-second nap siya dahil dun. So, yun lang siya nagising. Hi, baby! Ito na, guys, pala yung sinasabi ko kanina na table runner. Pero nakakatawa kasi bitin siya, guys. Hindi siya yung tamang length. Akala ko mahaba na, pero mas mahaba pa pala yung table. So, naging ganyan yung itsura niya. Hindi umabot sa dulo. Pero okay lang. Tapos, may binili ako ng mga decorations. Tatanggalin ko yan kasi nandyan yung mga hook.
Tapos, mag-aano ako, magbibili ako ng decorations. Diyan ko ilalagay. Tapos, dun sa kitchen and sa dining, maglalagay din ako dun ng decorations sa may dining area. Dahil dun, malamang dun kami mag-i-stay, hindi naman dito. So, mas maganda pag nag-picture taking and for the games, yung sa mga Bad Santa namin, doon kami mag-i-stay. Pakita ko yun sa inyo. Tapos, ito. And then, ito yung mga dumating na packages ko so far para sa mga kids. So, this one is for James. Gustong-gusto niya yung PS5 games. And then, tinanong ko siya kung meron na siya nito. Sabi niya, wala pa. And he really wants that one. Tapos, ito naman, request nung isang pamangkin namin na inaanak din ni Jeremy. Sabi niya, gusto niya to kasi nakita niya to dati nilalaro ni Jeremy sa Switch. And gustong-gusto niya, tapos wala pa rin pala siya. So, nagpabili siya. And then, ito naman para sa isa pang pamangkin. Marami kaming pamangkin dito. So, ito ay football shoes. Nakita ko to sa site nung Rebel na bagong release lang daw yan. So, yan yung binili ko for him. Tapos, ito naman para sa birthday sa Saturday. So, this one, arcade air hockey. I feel like ma-enjoy nila to kasi may mga kapatid din yun. So, hindi ko pa kasi sure kung kanino ko ibibigay dahil medyo similar naman sila. Ibang games lang. So, I think bibigay ko to probably kay Josiah kasi meron siyang ate na parang ilan taon ba si Kai? Mga 10 yata siya. So, I think ma-enjoy nilang laruin tong dalawa. So, ito probably for Jackson ko ibibigay, Arcade Alley Ball. Kasi ito, parang i-aim mo siya dyan. So, I think kahit mag-isa ka lang, ma-enjoy mo yung laruin. Pero, I'm sure he's got a lot of friends din. And meron din siyang sister na I think 3 or 4 years old. So, pwede nilang laruin din yan. Ito kasi parang feeling ko mas more on kailangan may kalaro ka talaga, diba? Hindi ka naman pwede maglaro niyan mag-isa. And I'm pretty sure si Jackson minsan, iba kasi yung laro ni Jackson sa laro ng kapatid niya dahil girl yung kapatid niya. Tapos mas bata. So, magkaiba pa sila nang nilalaro. But I think Kaya and Josiah will be playing the same thing. So, mas closer yung age gap nila, kaya I think mas ma-enjoy nila tong dalawa. Actually, marami pa akong mga ibang dumating na packages para sa Christmas. Pero hindi ko pa siya mapakita ngayon kasi nagagalit na siya. Let's go, baby! Okay, so dito na muna ako sa living room with my baby. Let's just play with her for a little bit. Pero oh my gosh, talaga naiinis ako sa breakout po, guys. Who's that? I feel better. I can ask my dad to help me build it again. Say hi, friends. Hi. Oh.